Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang tagumpay ni Tapales. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So para nga po sa mga hindi nakakaalam ay bukod sa pagiging unified WBA and IBF Super Bantamweight World Champion ni Marlon Tapales, ay isang 2-division world champion na din siya ngayon. Dahil taong 2016 sa edad lamang na 24 anyos, ay nasungkit niya din ang WBO Bantamweight World Title Belt matapos itong talunin ang legendary 2-division world champion ng Thailand na si Pacquiao Tok via 11th round knockout. Kaya naman hindi talaga natin maikakailan ang madami na ding naabot si Tapales sa kanyang boxing career. Bukod nga po dyan ay may nagawa na ngayon si Tapales na kailanman ay hindi nagawa ng ating pambansang kamaumani Pacquiao sa kanyang legendary career. At yun nga po ay ang maging isang ganap na unified world champion. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam ay sa kabila po ng napakadaming achievements na nagawa ni Pacquiao na wala pang nakakagawa sa buong kasaysayan ng boxing, katulad ng pagiging isang 8-division world champion, 5-division lineal champion, oldest welterweight world champion in history, at ang pagiging kampyon sa loob ng 4 na dekada, ay ang pagiging isang unified world champion lang po ang hindi nagawa ni Pacman. Pero ganun pa man nga po ay wala naman dapat patunayan pa si Pacman sa pagiging unified champion. Kasi hindi nagtatagal si Pacman sa dibisyon. At bagko sa tuwing mananalo siya ay agad siyang aakyat ng mas mataas na dibisyon upang hamunin ang kampyon doon. Bukod dyan ay hindi na din mahalaga para makipag-unification fight pa si Pacquiao kasi lineal champion na siya. Tinataya lang po kasi ang lineal title kapag yung dalawang pinakamalakas sa dibisyon ang maglalaban. Kaya naman parang undisputed title fight na din ito. Pero syempre, para naman sa parte ni Tapales, ay masarap po sa pakiramdam na maging isang unified champion. Dahil bilang lang po sa ating mga daliri ang naging unified world champion na Pinoy boxer. Kaya naman ang mapasama sa maikling listahan na ito ay isang malaking karangalan talaga para kay Tapales. Samantala, nagbigay pugay naman nga po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa tagumpay ni Tapales. Sa kanyang official Facebook page ay ipinaabot nito ang kanyang pagbate, kung saan pinagmamalaki niya umano si Tapales. Inaasahan din na ipapatawag ito sa Malacanang at magkakaroon ng isang hero's welcome sa oras na dumating na si Tapales sa Pilipinas. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila pinaparusahan nga po ngayon ng Filipino boxing legend 4-division world champion Nonito Donaire Jr. ang mga bagitong Pinoy boxer sa Omega Boxing Gym. Sa video na ito ng ating kaibigan na si Pau Salud ng Pauka Sports ay makikita natin na talagang mahigpit na ginagabayan ni Donaire ang mga Pinoy fighters. Disidido at sumusunod naman ang mga bagitong pambato natin kay Donaire. Dahil syempre naman, kung ikaw ay may pangarap sa boxing, ay dapat lang na makinig ka sa isang kagaya ni Nonito na legend at former fighter of the year. Ito, ito sa inyo. But importante itong training na to. Ha? Importante itong training na to. Nandun yung isip nyo. Pay attention to that. Pag sinasabihan kayo, eh, ayoko na, ayoko na. Sabihin nyo, kaya ko to. Kasi kontrolado ako. Kontrolado ko, isip ko, kontrolado ko, katawan ko. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy.